ang daming isda ng sa municipal waters. Sila na may sabi na maraming isda. Commercial fishing nagsasabi maraming isda diyan. Eh kung hindi 'yun mahuhuli dahil nga sa gaps in the implementation of the law. Gaps meaning yung municipal fishing, 3 gross tonnage lang ang bangka nila, di maliit. Hindi mo kayang ubusin yung kahit na 1,000 pa kayo doon. Baka yung gear na dala-dala mo, yung lambat, ilulubog ka nung kung makakuha ka ng isda doon. Kasi maliit nga yung bangka. Yung medium to large na galunggong is 20 to 30 fathoms deep yan eh. 1 fathom is 6 feet. Eh di 120 feet yun. Lilitaw lang yun pag tinapunan mo ng granada, ay ng dinamita or other disastrous substance. Diba? Eh, paano yan? Ibawal yun. So, kailangan, pero dapat mahuli yun. Pag hindi mo nahuli yung medium to large galunggong, sino makakahuli nun? Highly migratory yun. Lumalabas yun ng outskirt ng Philippine waters, sa beyond our territorial waters, at babalik din. Ang problema, hindi na siya makakabalik kasi yung mga commercial, more efficient, bigger fishing vessels of our neighboring countries nandun. Sabi natin West Philippines, nandun sila. Di na makakabalik yung mga galunggong, mauhuli na nila. Ngayon ang duda natin eh, baka ang ini-import sa atin eh, baka isda pa galing sa Pilipinas. But that's only an assumption, no? Pero malamang yan. Sila ang nakakaalam, alam na alam nila kung sino ang galunggong eating country. Galunggong eating nation, eh tayo yun eh.